Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang iba't iba pang kontrobersya na kinasangkutan ni Emilio Aguinaldo. Alamin din natin kung bakit niya ibinenta ang himagsikan sa mga Kastila sa alagang 800,000 pesos. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Sa last kong video, nahatulan ng kamatayan ang magkapatid na sina Andres at Procopio Bonifacio sa utos at pirmado ni Emilio Aguinaldo. Dahil sa kamatayan ni Andres Bonifacio, nagkaroon ng pagbabago sa Philippine Revolution. Ito'y nung pinagbili di umano ni Aguinaldo ang himagsikan sa mga Kastila. Naganap ito taong 1897, ilang buwan matapos ang kamatayan ni Bonifacio na naganap sa Biyak na Bato, San Miguel, Bulacan. Tinawag itong Republika ng Biyak na Bato. Ito ay para matigil na muna ang labanan sa pagitan ng mga Kastila at mga Pilipinong Revolusyonaryo. Sa kasunduang ito, naging mediator ang abogadong si Pedro Paterno sa pagitan ng mga Kastila at grupo ni Aguinaldo. Ang kasunduan, magbibigay ng total na kabayaran sa alagang 800,000 pesos ang mga Kastila para sa mga damages o pinsala na dulot ng digmaan. Pero itong 800,000 pesos, hindi ito isang bigayan. Bali, installment ito, 3 gifts. Kaso, meron itong mga kondisyon kada installment. Isa sa kondisyon ay magbibigay sila ng installment na 400,000 pesos. Ito ay kung kusang isusuko ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas sa mga Spanish authorities at papayag silang ipatapon sa Hong Kong. At ang kabuuang halaga ng magiging kabayaran ay ibibigay ng personal mismo kay General Emilio Aguinaldo. Ang mga dokumento ay napirmahan noong December 14 at 15 ng taong 1897. Ang resulta, gaya ng napagkasunduan, si Aguinaldo at 25 na ibang top officials ng revolusyon ay nagtungo nga sa Hong Kong noong December 23, 1897. Bit-bit ang 400,000 pesos bilang paunang bayad. Ang pangalawang installment na 200,000 pesos ay natanggap ng mga tauhan niyang revolusyonaryo na naiwan dito sa Pilipinas. Pero ang pangatlong installment ay never na nilang natanggap. Noong April 25, 1898, dito sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Kastila at Amerikano o yung tinatawag na Spanish-American War. Si Aguinaldo habang nasa Hong Kong, nireorganize niya ang kanyang revolutionary government at tinawag itong Hong Kong Junta. Nagkaroon din ng arrangement si Aguinaldo sa mga Amerikano na may kipagtulungan nito para labanan ng mga Kastila. Pag-uwi ni Aguinaldo sa Pilipinas, ipinagpatuloy nito ang paglaban nito sa mga Kastila. Ang naging problema lang kay Aguinaldo, dahil sa kanyang kabataan, madali siyang masulsulan, madaling magoyo o maloko. Ilang beses nga itong naloko ng mga Amerikano. Katunayan, noong minsang abot kamay na ni Aguinaldo ang Maynila, ipinigilan si Aguinaldo ng mga kano. Sabi ni Commodore George Dewey kay Aguinaldo, nahintayin na nila ang mga Amerikanong sundalo para sabay nilang pasukin ang Maynila nang maagaw na ito ng tuluyan sa mga Kastila. Kaso ang problema nung dumating ng mga Amerikanong sundalo sa Maynila at naagaw na ito sa kamay ng mga Kastila, eh hindi na sila pinapasok. Ito ang dahilan kaya nagpunta si Aguinaldo sa Malolos at dito sinet up ang Congress na tinawag na Malolos Congress na kalaunan dito pinanganak ang unang republika. Ang komite na sumulat ng konstitusyon ay kinabibilangan ng mayayaman at edukadong membro ng gabinete ni Aguinaldo. Siyempre kabilang na rito si General Antonio Luna at yung sinampal niyang si Felipe Buencamino. Sa kabila ng panggugulang ng Amerikano kay Aguinaldo, naniniwala pa rin ito na walang masamang intensyon ang Amerika na sakupin ang ating bansa. Dahil siyempre iniisip ni Aguinaldo na malaki ang naging bahagi ng Amerika para mapalayang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Kaya para kay Aguinaldo, wala naman sigurong planong sakupin ng Amerika ang ating bansa. Yun ang akala niya.
dahil unti-unti na lumalawak ang pananakop ng mga Amerikano sa ilang lugar ng ating bansa. Kaya nga dito naman sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano o yung tinatawag na Philippine-American War. Nagsimula ito February 4, 1899. Buhay pa General Antonio Luna rito. Eh kaya nga diba gigil na gigil itong General Antonio Luna na pulbusin ng mga Amerikano. Sa pangunguna ni General Antonio Luna, nakipaglaban ng mga Pilipinong sundalo laban sa mga Amerikano. Hanggang sa dumating yung time na pinapaslang na lang itong General Luna ni Aguinaldo. Eh diba nga ito yung time na gusto ni Felipe Buencamino na isuko na lang ang Republika ng Pilipinas sa mga Amerikano na sinangayunan naman ni Aguinaldo at hayaan na lang na mamuno ang Amerika sa ating bansa. Kaya nga nabismod General Luna at nasampal siya nito, diba? Namatay na lang General Luna, ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano ay tuloy-tuloy pa rin. Deads na General Luna nung naganap ang Treaty of Paris noong December 10, 1898. Ito yung kasunduan ng pagtatapos ng Spanish-American War. Habang nagaganap ang Treaty of Paris, eh walang kamali-mali si Aguinaldo na binibenta na pala ng mga Kastila ang Pilipinas sa mga Amerikano. Sinubukang palagan ng hukbo ni Aguinaldo ang mga Amerikano. Kaso di kinaya. Kaya tumakas ito at nagtungo sa Palanan Isabela. Eh kaso may nagtimbre ng kinaroroonan ng headquarters na Aguinaldo sa Isabela. Dito dinakip ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo sa headquarters sa Palanan Isabela noong March 23, 1901. Isang buwan ang nakalipas mula nang siya ay dakipin, April 19, 1901, nanumpa si Emilio Aguinaldo na siya ay nagpapasakop na sa Amerikano at formal na niyang winawakasan ang unang republika at kinikilala niya na ang pamahalaan ng Amerika na ang mamumuno sa bansang Pilipinas. Nanawagan din si Aguinaldo sa kanyang mga tagasunod na itigil na ang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Kaya mula noon, ang Pilipinas ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Amerikano matapos ang unang republika. Imagine, mula 1901 hanggang 1935, wala tayong sariling presidente at walang sariling pamahalaan. Nung sumapit ang September 16, 1935, nagkaroon ng eleksyon. Ito ang kauna-unang malawakang eleksyon na naganap sa Pilipinas. Tatlo ang tumakbong kandidato rito para sa pagkapangulo. Si Gregorio Aglipay na dating paring Katoliko, si Manuel Quezon, at ang ating bida na si Emilio Aguinaldo. Hayaan muna natin si Aglipay, focus tayo sa tunggali ang Quezon at Aguinaldo dahil ito talagang naglaban ng matindi noong eleksyon yun. Noon pa man, uso na ang paglalabas ng propaganda sa mga kalaban. Kumbaga, ilalabas mo sa publiko lahat ng baho ng kalaban mo para matuon sa'yo ang boto ng tao. So hindi na bago sa atin yan kahit sa panahon natin ngayon. Alam niyo ginawa ni Manuel Quezon? Nilabas niya yung issue kay Aguinaldo na inaangkin nito ang halos kalahati ng binayad sa biyak na bato bilang personal na pag-aari. Ito pa matindi. Pinahukay ni Quezon ang kalansay ni Bonifacio para ilantad sa publiko. At syempre, pinagdiinan ni Quezon sa mga tao na ang kalansay ni Bonifacio ay sumisimbolo ng pagiging mamamatay tao ni Aguinaldo. Kaya noong eleksyon, nanalo itong si Manuel Quezon. Ang mga buto ni Bonifacio ay dinisplay sa National Museum. Kaso kasama itong nasira noong World War II. Ang direktor noon ng National Library and Museum na si Epifanio de los Santos ay pinatunayan na ang buto na nahukay ay authentic na buto nga ni Andres Bonifacio. Nga pala si Epifanio de los Santos o EDSA for short, sa kanya nagmula ang pangalan na kilala natin ngayong EDSA. Di pa dyan natapos ang issue kay Emilio Aguinaldo. Dahil noong sumiklab naman ang World War II, syempre meron na namang bagong kaaway ang mga Pilipino. Pagkatapos ng problema natin sa Kastila at Amerikano, heto naman ang mga Hapon. Alam nyo kung anong naging issue ni Aguinaldo noong World War II? Nangyari ito noong 1941. Noong unang bahagi ng taon ng pananakop ng Hapon sa ating bansa. Kasi, imbis na lumaban, nag-broadcast itong si Emilio Aguinaldo sa radyo at nanawagan sa mga Pilipinong sundalo na huwag nang lumaban sa mga Hapon. Kaya nga dito nabansagan si Aguinaldo na collaborator o naging katuwang o kasabot ng mga Hapon.
Kaya nung nakabalik ang mga Amerikano sa Pilipinas, sa pangunguna ni General Douglas MacArthur, ikinulong ng mga Amerikano itong si Emilio Aguinaldo sa kasong collaboration sa mga Hapon. Pero di nagtagal, nabigyan din naman siya ng amnestiya at nakalaya. Sa kabila ng kontrobersya at issue na kinasangkutan ni Emilio Aguinaldo, huwag nating kalimutan ang mga positibong nagawa niya sa ating kasaysayan. Alam niyo, kahit tahimik at mahinahon nitong si Aguinaldo, hindi matatawaran ang husay nito sa paikipaglaban bilang general, lalo na nung kalakasan niya. Marami na itong tinalo sa labanan na mahuhusay na Kastilang general. At pagdating sa estrategiya, bago pa man gamitin ni Ho Chi Minh at Mao Tse-tung ang guerrilla warfare, una na itong ginamit ni Emilio Aguinaldo laban sa mga Amerikano. At alam nyo ba na sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo, dito unang dinisenyo, tinahe at unang winagayway ang watawat ng Pilipinas at unang pinatugtog ang ating pambansang awit na lupang hinirang. At syempre sa ilalim din ng kanyang pamumuno, unang binalangkas ang kauna-unahan nating konstitusyon. Tingin ko matindi talaga ang pressure sa kanya kahit noon pa, lalo na't napapaligiran siya ng mga ilustrado at ng mga taong may personal na interes. Madali din siyang mauto at magoyo dahil nga sobrang bata pa nito nung naging pangulo. Imagine 29 years old presidente ng Pilipinas. E kung sa panahon natin ngayon, hindi makakatakbo sa pagkapangulo ang 29 years old. Dapat 45 years old pataas. Kaya tingin ko halos lahat ng nagiging desisyon ni Aguinaldo eh dumedepende lang sa sitwasyon para makasurvive. Kaya di nakakapagtaka na sobrang haba ng buhay ni Aguinaldo at umabot pa ng 95. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.